OFW, especially nga po itong mga OFW na nagmamahal kay FLM at yung mga kababayan natin sa buong bansa. No, talagang aminin po natin na marami po talagang nagmamahal kay FLM. Isa na po dyan ang inyong lingkod na hindi umaalis sa kanyang tabi, bagamat napakarami na po nating mga naging kagalit na mga dating kasamahan sa hanap buhay. Nakagalit po natin dahil doon sa kanilang mga sabihin na nating mga negatibong akusasyon kay Francis Leo Marcos. Subalit tayo ay nananatiling naninindigan at naniniwala sa mga programa ni Francis Leo Marcos, yung pagtulong niya sa mga mahirap nating mga kababayan. Gaya ng sinasabi kong paulit-ulit, hindi ko po tinitingnan kung sino po si Francis Leo Marcos, at tinitingnan ko dito yung kanyang mabuting nagawa sa bayan. Diba't binanggit ko na rin mga nakarang araw na meron niya akong kaibigan na napakayaman po eh. Pero inamin niya sa akin na hindi niya kayang gawin ang ginawa ni Francis Leo Marcos na lumabas sa panahon ng pandemic, na kung saan ay nananamigay ng tulong sa ating mga kababayan sa iba't ibang dako ng ating bansa, at nag-ubos ng napakaraming pera. Matulungan lamang itong ating mga kababayan. Kaya dyan po tayo bumilib, na kung saan ang inyong lingkod ay ganun din po ang ating advokasya, ang makatulong sa mga may hirap, bagamat hindi naman tayo mayaman. Pero kinasahan po natin ang challenge ni Francis Leo Marcos, at yan naman ho siguro ay mapapanood nyo sa aking mga vlog at sa aking mga videos. At may mga parating pa po tayo na mga tutulungan, at kasi katwiran natin, talagang masarap yung tumutulong kahit pa konti-konti sa abot ng iyong makakaya. Pag nakakatulong ka, masarap ang pakiramdam yung nag-aabot ka. Kaya nga yan ho ang aking advokasya at ang aking paniniwala at pagsuporta kay Francis Leo Marcos dahil sa kanyang kagalingan, no? Pagtulong sa panahon ng ng pandemic, at marami ho siyang natutulungan talaga. Ngayon, kanina po ng umaga ay tumawag po sa akin si Attorney Abraham Espejo. Nagulat nga po ako at siya ay tumawag, at hindi ko nga inaasahan na hindi ko nga naalala na July 13 nga pala ngayon ay bukas na nga hearing na. So nagpapasalamat ako kay Attorney Abraham Espejo, at tinawagan niya ako at nakakuha ako sa kanya ng update. At sa aming pag-uusap, yung sulat niya kay Ma'am Sekyama, ito babasahin ko para sa inyong kaalaman, at yung aming mga palitan ng text messages, no? Hindi ko na babasahin yung mga tanong ko, yung kanya na lamang mga katanungan. At gusto kong ipaliwanag sa inyo kung ano po itong latest sa kaso ni Francis Leo Marcos, para at least hindi po tayo masyadong nagmamadali, ano? Pero huwag ko kayong mag-alala, lalabas at lalabas si Francis Leo Marcos. At ang maganda dyan ay very happy po ang mga abogado ni Francis Leo Marcos sa pangunguna ng kanilang head counsel na si Attorney Abraham Espejo. Kaya nga sabi ko, ay kailangan malaman nyo ito, sapagkat kanina ko lamang po siya nakausap at tinawagan pa ako. Kaya nga ito, ibibigay ko sa inyong update para hindi naman ho kayo nag-aalala, hindi naman ho kayo nagmamadali na kung ano na ang kalagayan ni Francis Leo Marcos, ano na kalagayan ng kanyang kaso. Ito po ang text sa akin ni Attorney Abraham Espejo. Basahin ko, ha? Sabi niya, nakalagay dito, Ma'am Yama, we are very happy to report that Regional Trial Court Branch 25 Manila issued an order dated July 6, 2020, which we only received now, and which order denied the motion of the prosecution to allow the witnesses to testify while wearing masks. In short, the court sustained our objection and directed the witnesses not to wear masks when they testify. The court saw the strength of our argument and thanks God, sabi niya.
We are thankful to the court of for taking a stand to uphold the constitutional right of Francis Layo Marcos to confront this accuser. So napakalinaw po na dininay po ng Artisi Manila ang kahilingan o ang motion ng prosecution na dapat ay magsuot ng mas yung mga witnesses, pero hindi po pinayagan ng korte, ibinasura ng korte yung motion ng prosecution na magmas itong mga witnesses at pinaburan ang mga abogado ni Francis Leo Marcos Pangunan ni Atty. Abraham Espejo na nakita ng korte ang lakas at tibay ng kanilang argumento na hindi dapat magmas o maglagay ng maskara ang mga witnesses habang nasa panahon ng paglilitis o pagdinig ng kaso. So malinaw po, no? Kaya nga itong mga abogado ngayon ni Francis Leo Marcos ay masayang masaya dahil po dito sa order ng Artisi Manila Branch 25 na katatanggap lamang kanina maga na may petsang July 6. Siyempre, delay-delay yan yung pagkakatanggap dahil alam natin lockdown. Ang magandang balita, happy ang mga abogado ni Francis Leo Marcos, no? At nakikita na po natin ang linaw ng ganyang kaso. Siyempre, pagka tumistigo ka sa korte, ay matatanggalan ka ng maskara, makikilala ka. Ay kung huwad ka, ay di lamang na ang kampo ni Francis Leo Marcos. Kaya ito pang sabi niya, no? Ang sabi niya rito, we need your prayers po. Mahaba pa labanan. But with God's help, we shall prevail. Diba? Kaya nga, kailangan po natin ang pagdasal, tulong po ninyo mga malaming kababayan, yung pagdarasal para sa maagang paglaya ni Francis Leo Marcos sa tulong po ng inyong pagdarasal. No? Ang sabi pa niya, process po, we follow a process. Nagtanong po tayo, sabi niya, we follow a process, sabi niya. No instant mommy, thinking po sa TV at movies lang po nangyayari yon. So, wag ho nating madaliin dahil ito na, nakita na po natin eh. Hindi na ho pinayagan ng korte na magmask o magface mask yung mga witnesses ng prosecution o yung mga nag-aakusa kay Francis Leo Marcos, kaya nga talagang mahubaran na po sila ng maskara. Hindi ba napakalaking balita at napakasariwang balita yung aking binigay sa inyo, sapagkat sabi ni Atty. Abraham Espejo, wala pang 10 minutes old ang news, you can report it, sabi niya. Ba yan, may conversation at di ba napakaganda at napakasarap pakinggan na yung mga prosecution na pinipilit nila na kailangan magmask yung testigo ay binasura ng korte, hindi sila pinayagan yung argumento ng mga abogado ni Francis Leo Marcos na dapat kilalanin ang constitutional right ng akusado na kailangan makausap niya, makumprunta niya ng personal itong mga testigo na ito na walang maskara. Sabi pa niya, for the meantime, we are happy and grateful with the small victories as we get them day by day. Diba? Oh? May sinasabi na siya ditong masayang-masaya sila at itong maliit na victories na ito ay nakikita na araw-araw. Kaya hintay-hintayin lang. Kaya sabi pa niya, we are happy. Yun lang po. Diba? Isang abogado, makikita mo ng ganung message at pahayag ay sinyalis ito na positibong resulta, no, sa kaso ni Francis Leo Marcos. Sabi ba niya, let's push on and let the battle begin, no? Begin ang battle. Kaya nga, doon ako sa nagsasabi na makakalaya si Francis Leo Marcos sa July 23, may nagsabi po sa akin yan, huwag po nating asahan yon. Eh, tingnan po natin dito itong sinasabi ni Atty. Abraham Espejo. Ito po ang ating pakinggan dahil siya po ay legal counsel po
ng ating idol si Francis Leo Marcos, ano? Ang sabi pa niya dito, mabuti na lang I did not concede and give away that constitutional right like what some people say to get it over with. Hindi po ba? Mabuti na lamang ay may tapang itong si Attorney Abraham Espejo, no? At hindi niya pinabaya yung constitutional right, no? Hindi niya pinabayaan yung kanyang kliyente. Sabi niya, no, I protested, I objected, and I opposed it citing the law and the Supreme Court decision. Tama yun. Kasi malinaw sa batas na yung constitutional right ng isang akusado. Why give away a constitutional right? Diba? I will not be a good lawyer if I gave that away, sabi niya. Ay, sobrang espresyado na po si Attorney Abraham Espejo. Kaya hindi mo pwedeng mapalusutan yan sa mga ganyang mga taktika ng mga kalaban. Sabi pa niya, sometime haste, no? Make waste over speeding can be deadly. Diba? Huwag natin masyadong kumisan yung sa sobrang pagmamadali ay nagtatapon lamang ng panahon. At ito'y sobrang mapanganib at ito'y nakakamatay. Napakalakas na wipo niyan. And I will not be prudent, no? At sabi niya, I will not be prudent if I gave that way, di ba? Kung say hindi naging masinop, no? Abay, hindi niya makakamtan yung mga ganyang kanyang kagalingan, no? So, ganyan po kagaling si Attorney Abraham Espejo. Talagang nakikita na po natin dito yung tagumpay ng kaso ni Francis Leo Marcos. Sabi niya, no? Ito pa sabi niya, litigation is about using the best weapon and not giving them away for the sake of speed. Tama po yan, ano? Hindi ba sa mina madali talaga yung mga pag-uusig na yan, yung mga hearing na yan, hindi po yan basta-basta minamadali. Kasi maaring malagay ka dyan sa alanganin. Tapos sabi niya, speed for the sake of speed. Meron tawag dyan, suicide. Di ba? Pag masyado ka nang madali sa kaso para lang matapos agad, eh delikado, baka maging resulta ito ng negative result ng kanyang kliyente. Remember, sabi niya, remember that litigation is war. Diba? He who has the best weapon wins, diba? Kung sino yung may pinaka the best na mga sandata, ay siya yung magtatagumpay. Hindi ito 100 meter dash na pabilisan ng takbo, sabi niya, diba? Ito ba sinabi niya, if I gave that away and pumayag ako for mass witnesses to testify para lang matapos agad. Nasagasaan na kami and I will be one stupid lawyer but I am too experienced to pull that. To pull for that, no? Masyado na siyang experienciado para mapanusutan siya sa mga ganyang mga alibay ng mga kalaban. Now, the battle will be fair for us and I will have the chance to bring down the false witness and perhaps crush them. Diba? I will also be able to prevent fake witnesses from testifying. Yan yung sabi natin eh. Talaga napakagaling ni Attorney Abraham Espejo. Yung kanyang mga nalalaman, yung kanyang mga experience, ay hindi mo siya basta-basta mapalulusutan. So, yan po. Malinaw po yung sinabi ko sa inyo. Yan po yung update na update. Kaninang umaga ko lang po yan na nakuha bago magtanghali. Siguro mga nakuha ko yung attorney. Siguro mga alas 12 na tanghali kanina, no? So, yan yung balita na hintay-hintayin po natin dahil sabi nga niya. Yung mismong lead counsel ay very happy doon sa nakita niya na takbo ng kaso ni Francis Leo Marcos. At malay mo, bukas may hearing. Malay mo, makita agad ng huskado na napakahina ng ebidensya laban kay Francis Leo Marcos, aba, ay malapit na po sa katotohanan. Kaya huwag mo kayo basta maniniwala na lalabas na sa July 23, hindi po ganun kadali, huwag po natin madaliin. Pero naniniwala po tayo na talagang lalabas dahil sinabi naman natin sa mga vlog natin na mga gabundok
na mga dokumento na nagpapatunay at nagsasabi na napakarami hong mga pangalan ng Norman Mangusin, mga kaibigan, no? So, yan po ang latest ngayon para malaman nyo, para hindi po kayo tanong ng tanong. At pag nakakapanood kayo doon sa ibang balita, ay maniniwala agad kayo na lalabas na sa ganitong pesa, hindi po natin agad paniniwalaan yun, sapagkat sabi ko nga sa inyo, ay nag-uusap kami ni Atty. Abraham Espio, pag may mga latest na balita, ay sa akin niya po agad ibabato. Yan ho ang binato agad natin na balita sa inyo, na talagang sariwa-sariwa pa po yan. Yung ibang mga kaibigan natin, baka mamaya pa rin po nila i-vlog yan, ibalita, pero dito ibinalita na po natin. Yan ho ang kagandahan natin kapag may mga magandang balita. Kaya naman ako lumalabas sa inyo, nagpapakita ko sa inyo para ibigay din po sa inyo yung latest na balita. Dahil alam naman po ninyo, ang inyong lingkod po, kagaya din po ninyo, ay solid na defender at binari natin kaibigan, ano, ni Francis Lemon.